Hello, good day mga boss. Chulit ng DIY Creeps. So, continuation na ito no installation natin ng ating PKE system na meron push start. Ano. So, tapos na tayo dito sa socket na to na may anim na wire. So, dito naman tayo sa socket na to. Yan. Di bali, ito is 10 yung wire nito pero tinanggal na natin yung dalawa niyan. So, doon sa mga nakasubaybay sa mga video natin, no, tinanggal na natin dyan yung hindi natin gagamitin, which is itong trunk output na negative, hindi natin kailangan yan. At saka yung side door switch na positive, hindi natin kailangan yan. So, yung mga natirain lang yung mga kailangan natin. So, simulan natin muna dito sa color blue. Ito yan. So, yan, color blue. Yan, basta color blue. Regarding yan doon sa side door switch natin. So, para malalaman, no, kung bukas ba yung pinto natin o hindi. Para doon yan. So, doon sa mga hindi nakakaalam, yung Wigo meron yung side door switch. So, ano ba yung tsura niyan? Ito. Yan, ayun yung side door switch. So, pagka sinasarado nyo yung pinto nyo, napepress yan. Yan. Pero, pagka binubuksan nyo yung pinto nyo, na-unpress siya. So, pagka ganyan na naka-unpress siya or naka-angat, nagko-connecta yung contact point niyan dun sa loob. So, nasesendan yung pinaka-module na sinasabi na bukas tong pinto na to. Pero, pagka ito is pinipindot, yan, ibig sabihin yan, hindi nagko-connecta yung contact point niyan. So, wala siyang isesend na signal na bukas yung pinto. Ayun yung pinaka-sense itong side door switch. So, ang gagawin nyo lang naman, tatanggalin nyo itong molding na to. Meron isang wire dyan, isang wire lang yun. Ayun yung pagtatapan nyo. Itatap nyo doon, i-connecta nyo dito sa kulay blue na wire. Yan, kukonekta nyo dito. So, apat yung door switch natin, no? Sa, syempre, kada pinto meron yan. Yan, kada pinto meron. Iba-iba kasi yan, ano, pero sasakyan. Pero dito kasi sa Wigo, independent sila. Yan. So, hindi sila magkakakonekta lahat. So, pagka ito lang yung tinap nyo doon sa color blue na wire dito sa ating harness, pagka ayan lang yung tinap nyo, ayan lang yung madedetect nya kung bukas o sarado, ito lang. So, yung ibang pinto, pagka hindi nyo tinap at binuksan nyo yung pinto, hindi nya madedetect yun. So, dapat lahat sila ikokonekta nyo dito sa color blue. Yan. So, lahat yun, ano, tanggalin nyo yung mga moldings, isang wire lang yun, hindi nyo magtap dun. Next naman, handbrake. So, negative. Ang handbrake natin, negative talaga yan. Pero, hindi nyo pang baklasin itong mga to. Meron akong video before nyo kung paano magbaklas nung ganito. Makikita nyo yung pinaka-handbrake na wire. Malapit dito sa handbrake. Dito sa side na to. Hindi ko nababaklasin to, no? Gumawa na ako sa video nung before. Hindi nyo baklasin, dun kayo magtatap. Ang problema lang, ayan na, yung color gray, mahaba-habang pagapang yan. Yan, mula dito papagapakin nyo, papadaanin nyo pa sa ilalim ng carpet, babaklasin nyo pa to. Yan, hanggang makarating doon sa handbrake. Pwede naman yun. Pero, isang simplest way na pwede nyo gawin is ito, itap nyo lang sa body ground. Kailangan lang naman kasi ng negative supply nyan. Hanap lang kayo ng metal part nung sasakyan nyo na may screw, pwede nyo doon itap yan. Alagyan nyo na lang ng ring terminal. So, dito meron yan. To. Pwede kayo mag-tap dyan. Yan. So, lagyan nyo lang ng ring terminal. Yan. Tapos, orange, foot brake. Yan. So, ayan yung parang sa brake light natin. So, mamaya itatrack natin yan. Car alarm siren. So, ito meron kasing kasamang siren na yung pinaka binili natin na package ito. Yan. May kasama ng car alarm siren yan. So, negative. Yung kulay pink. Ito. Yan. Itong kulay pink, itap nyo dun sa negative nung car siren. Yung positive nung car siren, pwede nyo itap sa battery. Lagyan nyo lang ng fuse. Kahit na siguro mga 5 amperes na fuse, pwede na yun.
Tapos direction light, kulay brown, dalawa yung direction light na yan, ano. Ibig sabihin ng direction light, signal light yan. So pareha silang kulay brown. So mamaya ituturo ko rin sa inyo kung saan yung pwede makita yung pinaka signal light natin na wire. Etong oil pump signal na positive, so pwede naman nating hanapin yung oil pump na wire. Pero ang pinakasimple kasi nito, itap nyo na lang to sa positive ng battery. Yan, kailangan sa constant positive na meron, ano. So pwede rin to, tap nyo to sa positive ng battery. Pwede nyo nang pagsamahin to sa positive ng siren kanina. Isang fuse na lang sila, 5 amperes, pwede na yon. Signal lang naman kasi ang kailangan na itong oil pump eh. Tapos, door switch positive, tinanggal natin yan kasi negative supply talaga yung door switch ng Wigo. Ito, trunk output positive. So, yung Wigo, walang trunk release yan na actuator. So, pwede naman yan, bibili lang kayo ng actuator. So, lalagay ako ng picture dyan. So, yung actuator na yun, dalawa lang yung wire nun, isang positive, isang negative. So, itong white-black, itap nyo doon sa positive. Yung negative naman ng actuator, lagay nyo lang sa body ground. Yan. So ngayon, hanapin naman natin is yung foot brake or yung brake light, tapos yung left and right signal. Yan. Kasi yung iba kasi pwede natin itap sa battery at saka itap sa negative or doon sa body ground. So punta tayo dito sa ilalim ng ating fuse box. So pagpasensyaan nyo na, no, medyo magulo yung wire kasi nga nag-aayos nga tayo. Yan. Ito yung dating module nung sasakyan ko. Yan, push start module. So papalitan na natin 'yan. So, ang kinaganda kasi dito sa dating module, no, lahat merong fuse. Yan. Yung bago natin walang fuse, pero siya secured siya ng fuse. So, ang kinaganda pa sa kanya, meron siyang mga label. Yan, no. 'Di ba? So, tinrack mo na lang para hindi na ako mahirapan. Yan, oh. So, ito yung ating signal light, direction light. Yan. Yan, oh. So, check natin kung anong kulay yan, ano. So, parehas sila dito sa itim na socket. Diyan nyo kukuhain. Yung isang direction light natin, ito. Ito, parang kulay purple to. Ito, parang kulay gray. Yan, ito. Pang-apat na slot, 1, 2, 3, 4. Ayan yung isang signal light natin. Tapos, yung isang signal light natin, ito naman, kulay blue. Dito naman siya sa kabilang hilera, pinakaunang wire, yan. Ito, kulay blue. Ayan yung ating direction light or yung signal light. Yan. Diyan natin sila itatap. Ito, itong kulay gray at saka itong kulay blue. Signal light yan. Asa naman yung brake light natin? Yung brake light natin is nandito naman sa puting socket. Ito. Yan. Ito siya. Parang kulay blue din. Yan. To. Dito kayo magtatap. Dito, sa pangalawang terminal. Yan. Parang blue din eh. Parang blue-gray. Yan. Ayan yung pinaka-brake light natin. So, kasi dito meron naka-label dito eh. Ayan o. Foot brake. Yan. Brake light yan. So, ganun ano. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko siya i-wiring. Ang mahalaga naman dito, nalaman natin kung ano yung mga color codes nila. So, abangan nyo naman yung third video natin regarding naman yon dito sa ating central locking system. So, yung central locking system ay yung pagka nag-unlock and lock ng pinto. Pagka hindi nyo kinabit ito, always open yung pintuan nyo, pwede kayong pasukin. So, para doon yung ating central locking system, ano. So, abangan nyo yung next video natin. So, tapusin ko na muna to. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.